30 big points ni Julina na sayang. Gunsaga Molina binuhat ang signal. HD Spiker dinorog ang F2 at inalisan pa ng chance ang makapasok sa semis. Bago natin yan simulan, please support this channel by taking like, share, subscribe, and hit notification bell to be updated on coming videos. Naging excited nga mga fans na muling magkita ang Signal HD Spiker laban sa F2 Logistics. Naging wadugo nga ang labanan ng dalawang team dahil sa napakagandang performances ang pinakita both sides. Dahil nga dito ay kinabahan ng mga manunood kung sino sa kanilang dalawa ang mamamayagpag para sa labanan ito. Ngunit tanayag ang Signal sa panguna ni Molina at Gunsaga na bumuhat ng team. Dahil nga sa husay na ipinakita nito sa laban ay nakuha ng HD Spiker ang kanilang ika-anim na panalo in 4 thrilling sets sa score na 25-23, 22-25, 26-24 at 26-24. Sa unang set nga ipinamalas kaagad ng Signal ang kanilang defense pattern kung saan ay naungusan nila ang F2 Logistics. Sa pangunguna nga ni Molina ay nagkaroon ng momentum ang koponan sa pag-i-score dahil nga sa magandang bigayan din ni Kayuna. Pinagana nga nito ang kanyang mga spikers kung saan ay hirap na hirap ang F2 makasilat ng kalamangan. Ngunit pagdating ng latter part ng set ay umabanti ang F2 dahil na rin sa husay at talino ni Julina de la Cruz na napakainit nga nito sa loob ng court. Kumabol pa nga sila at muntikan pang magkaroon na extended set ngunit naibigay ni RC ang unang set sa Signal dahil sa error nito. Sa ikalawang set naman ay nagbago ang takbo ng laro. Kung sa unang set nga ay ang F2 ang nag-abol, well sa set 2 ay ang HD Spiker naman ngayon ang humahanap ng tiyempo para makaabot sa kalamangan ng F2 Logistics. Pinangunahan nga ni Julina de la Cruz ang opensa ng koponan at siya nga ang naging dahilan bakit patuloy pa rin ang pag-aaramkada ng cargo movers. Nagpakawala si Julina ng magagandang placement ng ball at malalakas na spike na naging dahilan sa kanilang kalamangan. Pinilit namang dumikit ng HD Spiker ngunit hindi na nito nakayanan pa at kinuha ng F2 ang ikalawang set. Pagdating ng ikatlong set ay nagkaroon ulit ng palitan ng momentum. Dito nga ay nagaharap ang Molina versus Julina na nag-iinit para sa kanilang koponan. Palitan ng puntos ang nangyari at walang bumibitaw. Halos di nga nagkakalayo ang puntos ng dalawang team at ipinasok na nga si malabanan sa set na ito ngunit hindi ito naging effective at patuloy pa rin ang pag-aarangkada ng F2. Dahil nga rito ay muling ibinalik si Gandler at ito nga ang naging dahilan sa kanilang pagkapanalo sa ikatlong set. Dahil na rin sa tapang nito at mabigat na service kaya't nakuha nila ang third extended set. Halos wala pa rin nagbago sa ikaapat na set. Dito nga ay unang nakapagpuntos ang Signal. Numalayo pa nga ang kalamangan nito sa F2 ngunit muling umiit si Julina at muling binuhat ang kanyang team. Nagpaulan nga itong si Julina ng magagandang spikes at dahil rin sa kanya ay nahabulan nila ang Signal sa kalamangan. Ipinasok nga dito si Ivy at Pablo na naging factor sa pag-angat ng koponan. Si Ivy nga ang nagsiset ng bola pag nagkakaroon ng misreceive ang koponan. Dahil nga sa magandang ipinakita ng laro, both teams ay napuwersa ng F2 na magkaroon na extended offset. Ngunit hindi na nga inayaan pa ng Signal na makuha ito ng F2 at nakuha nito ang panalo sa ikaapat na set. Mas naging consistent at mature na Signal ang ipinakita nila sa game. Maayos na ball distribution at team effort ang nakita natin sa kanila. Lahat nga ay gumagana at lahat ay nagbibigay contribution sa laro. Mas naging palaban nga ang Signal nang ipinakita nila sa F2 ang lakas at husay ng isang team kung saan ay nagtutulungan at hindi lang isa ang gumagalaw para sa koponan. Player of the game na dito si Kayuna with 22 excellent sets and 4 attack points. Siya nga ang naging rason bakit napakaayos na play ang nagagawa nila kontra F2 Logistics. Samantala na sayang nga ang 30 big points ni Julina na buhat ang kanyang team. Kasama nga rito si Aragala na nakapagtala ng 16 points ngunit di nga ito naging sapat para pataubin ang nagliliyab na HD Spiker. Dahil nga sa panalo ng Signal ay umakyat ito sa ikatlong pwesto with 6-2 win-loss record. Samantala ay nasa pangpitong pwesto pa rin ang F2 at wala na nga itong chance ang makakuha pa ng spot for semis. So, there you have it. Don't forget to like, share, subscribe and hit the notification bell to be updated on our coming videos.